Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video number 294 natin, meron na naman tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung saan ang sentro nga po ng ating mga balita ay pumapatungkol lang naman po sa mga napansin ng mga netizens sa Facebook Live nitong si Alden Richards kagabi kasama po ang Soto Couple, si Bossing po at saka si Puleng, no? Bukod nga riyan, atin din pong pag-uusapan ang mga updates kay Maine Mendoza, lalo na po sa papalapit na paglalabas po ng official music video ng kanyang first single na Parang Kailan Lang. Bukod nga riyan, kung kayo po ay isa po sa mga nag-email ano, kay Maine Mendoza at humihingi po kayo ng tulong financial sa kanya, hintay-hintay lamang po tayo dahil nilimitahan po ng GCash sa 100 transactions per day po ang pinadadalhan nitong si Maine Mendoza ng tulong. And if I'm not mistaken po, ika-apat na po na araw na ito ni Maine. It means every day po, no? She's giving us 100,000 pesos. So nakaka 400,000 na po siya. Kung kayo po ay nababagot na at nagugutom na, tiis-tiis po muna tayo ha. Dahil pasasaan pa at mapapadalhan din po tayo ng tulong kung hindi man ang ating barangay ni Maine, no? Ng tulong. Malaking tulong po ito talaga, no? Sa isang libong piso, no? Ang isang libong piso po ay malaking tulong na talaga na iniaabot po sa atin ni Maine. May mga nagtatanong po kung paano kung wala kaming GCash account. Siguro po ito na po yung panahon para po magpaturo kayo kung paano gumawa ng GCash account. Kasi po, included po sa email na ipapadala nyo po kay Maine ang GCash number po ninyo. Through GCash po kasi ipinadadala ni Maine ang pera po. No, dahil nga po, karamihan sa atin ay lockdown po. Diba? So muli, uulitin lang po namin na ang email po ni Maine Mendoza, no, para po sa donation drive na ito ay ito. Papakinggan nyo po maigi, thedonationdrive@gmail.com. Ulitin ko po, thedonationdrive@gmail.com. Malay natin, isa na pala kayo sa mga padadalhan ni Maine Mendoza ng 1,000 sa araw na ito, diba? Please, wag naman po sana sasama ang loob natin kung hindi agad-agad tayo napadadalhan. Kasi sa mga emails po natin, binabasa po yan isa-isa ni Maine, tapos nandyan po yung pagtitimbang. No, tinitimbang po yan ni Maine kung sino po ang mas unang dapat padalhan, no? At syempre, kung sino po yung mas nangangailangan talaga, yung urgent na urgent na po talaga, yun po ang inuunang pinadadalhan ni Maine agad-agad. Wag naman sana po agad-agad na i-bash natin si Maine. Makakaraos din po tayong lahat dahil 2 linggo na lang po, no? Malalaman natin kung mag-e-extend pa ba ang community quarantine na ito o hindi na. Pero sa pagkakarinig ko po sa balita, yung mga lugar na maraming cases po, no, napatuloy pa yung pagdami ng cases, mukhang sure na po na mag-e-extend po ito ng community quarantine. Pero yung mga lugar na paisa-isa lamang, no, yung cases, after 1 month po na quarantine, tuloy na po ang normal na buhay. Malalaman po natin ngayon yan, ano? Malalaman po natin yan na wala po tayong ibang dapat gawin kundi magdasal na sana ay matapos na ang krisis pangkalusugan na ito. So, kani-kanina nga lamang po nag-story po si Alden Richards 12 minutes ago. Nakalagay po dito, Department of Health confirms 84 new COVID-19 cases, bringing national total to 636. 636 na po ang mayroong COVID-19 sa atin. Tapos nakalagay pa po dito, 3 COVID-19 patients have died in the Philippines. This brings the total number of deceased, o ng mga namatay po, no, sa 38 po in total. 38 katao na po ang namamatay sa Pilipinas dahil sa COVID-19. And then nakalagay po dito, 6 patients have recovered, bringing the total number of recovered patients to 26 na po ang gumagaling, no? At ang message nga po sa atin dito ni Alden, dasal pa po tayo. So yun po yun. So bukod nga po sa mga tulong na nagmumula po kay Maine Mendoza, hindi pa rin po patitigil si Maine sa pagtulong. Dahil mula nga po sa balita ng Abante,
no? Si Main Mendoza po, kung dati ay nakatrabaho si Coco Martin sa isang pelikula, ngayon po muli po siyang makikipagtrabaho kay Coco Martin. Pero hindi para po gumawa ng muli po ng isa pang pelikula, kundi upang tumulong po sa ating mga kababayan na lubos pong naapektuhan ng COVID-19 at lalong-lalo na po sa mga frontliners natin sa digmaan na ating nilalabanan ngayon. Magtatandem nga po si Main at si Coco para po sa Food Health Hope 1 million packs para sa bayan. Sabi nga ni Main sa kanyang latest tweet, sabi po niya doon, "Guys, heto pa. I'm happy we are all in this together. Kaya natin to. Stay safe everyone. Thank you CPFI and hashtag 555 family. Beat COVID-19." Yan po yun, no? At kung tayo ay mayroon ng last song syndrome, kakakinig po ng awitin ni Main Mendoza. Ito po yun, no? Kalalabas nga lang po na, kanina-kanina lang po, na mainit-init pa. Kalalabas nga lamang po ng patikim po no, ng Universal Records na ilalabas na po nila ang official music video ni Main Mendoza para sa first single po niyang Parang Kailan Lang. Natatandaan ko po yon, unang araw pa lamang po, March 20, 2020. Ang dami nang humihiling ng official music video nito kung saan nais po nilang isama si Alden Richards sa official music video. Sabi nga po ni, tulad po ng sinabi ni Lynn Godinez, ang sabi po niya, ang ganda-ganda talaga ng kanta ni Main. Sa pool ang GMA Management, It Bulaga at kahit si Alden. Sana talaga gawa na agad ito ng music video at isama nila sa music video si Alden Richards. Yun po yung sabi niya. Kahit kami po sa Pinas Showbiz News, sa totoo lang, request din po namin na magsama talaga si Alden at si Main kahit sa music video, pero at the back of our heads po, alam po namin imposible yon. Lalo't ngayon pang pilit silang pinaglalayo. Di ba? Suntok sa buwan yon pag pinagsama sila. Di ba? Ganun po yon. At mga kapinas, Showbiz News, tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, nagpahaging na ang Universal Records po, PH, na malapit na po nilang ilabas ang official music video. Mukhang na-shoot na nila yung music video ni Main at parang wala siyang kasama no, dun sa patikim po na pinakikita ng Universal Records. Mukhang mag-isa lang siya dun. No, malalaman po natin yan kapag in-upload na po ng Universal Records PH yan sa kanilang YouTube channel. At maraming salamat po dahil from number 6, nag-number 3 na po yung song ni Main Mendoza. Dati po number 1 yan eh. Diba? Makinig lang po tayo ulit. Kaya natin ibalik yan sa pagiging number 1. No? Stream lang tayo guys. At puntahan na nga natin ano, ang sentro ng ating mga balita kung saan mula nga sa ating mga Soko teams no, na kapo na po na nga naman talaga na ang dating bed o kama ni Alden Richards na pang single lang ngayon ay makikita no, makikita po natin at nasilip po sa last Facebook live ni Alden Richards na ang sukat po nito ay pampamilya na. Diba? Pampamilya na po. Kung saan ang nag-imbita nga po si Main Mendoza pero ang lumantad sa atin sa live na yon ano, ay si Alden Richards, si Hubby. Diba? Napakaraming spekulasyon po na hanggang sa ngayon ay tinatahi po ng mga mauhusay nating Soko team. Dahil kung napanood nyo nga po ang video natin kahapon, maririnig po ang isang babae, tama po kayo, isang babae na nagsasalita habang nagsasalita din si Alden Richards sa harap ng camera. May pagtingin pa nga ito sa kanyang gilid na tila may kasama talaga sa kwarto. Ang kuro-kuro nga ng iba, si Main Mendoza ang nagsasalita dahil kaboses na kaboses talaga ni Main ang narinig sa video. Maaaring kasama niya si Main at maaari din namang ka-video call niya ito no, sa iPad niya. Pero may mga nagsasabi rin naman na TV lang ang narinig no, yung mga mulats po na nagsasabi niya, parang TV lang naman yun, TV lang naman yung narinig namin, mukhang nanonood siya ng balita. Yun po yung sabi, mukhang nanonood daw ng balita itong si Alden Richards. Pero may sagot po dyan at panlaban dyan si Miss Terry Lopez. Ang sabi ni Miss Terry Lopez, sige, pagpalagay mong nanood ng TV si Alden, nanonood ng TV si Alden at 24 oras ang pinapanood niya. Nanood din ako kahapon ng 24 oras pero ni isa sa mga balita ng 24 oras ay wala si Main Mendoza.
paanong magkakaroon ng boses ni Maine? Paki-explain, mga bashers. Yun po yung sabi niya. Kung saan, may punto de vista rin naman siya, diba? May mga nagsasabi rin na naispotan si Baby Teo sa Facebook Live ni Alden at sa mismong sasakyan niya, no? At pares na pares pa raw ang pormahan ng baby na ito at ni Alden. Manang-mana raw sa tatay. Gayunpaman, tulad po ng aming sinasabi mga kapinas showbiz news, matagal na nilang gusto ang privacy na ito sa, no, privacy at oras na ito sa isa't isa. Wag na lang muna nating basagin, no? Let them enjoy their bonding as a family habang quarantine period pa. Kasi kapag back to normal na, ayan na, lagari na naman sa trabaho yung mga yan. Diba? Sa ngayon mga kapinas showbiz news, please, kung hindi naman po importante ang dahilan ng paglabas ninyo, please stay at your home. No? Sama-sama po nating sugpuin ang virus na ito, makakaya natin ito basta tulong-tulong tayo. Muli, aming nililinawin na okay lang na makipag-argue, wag lang to the point na magkakapikunan na dahil para-paras tayong fans ni Maine at ni Alden. Kung bashers po kayo, ay welcome pa rin kayo mag-comment and please expect na irerespeto po namin ang inyong magiging mga opinion. So yun nga, maraming salamat at huwag tayong patitinag muli bawat kilos at galaw ni Maine at ni Alden ay susabaybayan natin. Kaya wait lang kayo, nood and please subscribe. Maraming salamat muli. Ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.